Nakakalungkot pa rito, ang huli niyang naging biktima ay sarili niya ring kapatid. Ano po anong palitan yan? Nahuli namin sila habang tinutugis ang isa sa mga kalayan natin. Hindi ko na nabigyan ng cover-up ang manangyari pagpatay. Ibintang ko pa ito sa mga kalaban natin. Hindi ka talaga nag-iisa. Parang hinamo mo pa yung mga kalaban. Minsan na itatanong ko lang sa sarili ko kung talaga habang malambot ang puso mo sa mga tao na yan. Sorry sa mga nasabi ko noong isang araw, ah. Ayos lang yun. Juan, pag may problema ka, sabihin mo lang ng diretso. Andito pa rin naman ako para sa'yo, eh. Wala, yun. Ay, teka. Ano yan? Kambay lang yun na paligid mo kay Jigan. Baka ito, gusto mo. Hindi ako! Hindi magdala ako ito, Asyo. Asyo, tatsyo ka. Bakit nasa yung Bacala Cruz? Pinagawa ko. May liligpit tayo mga bangkay.
ninanakaw? Hindi po. Maliwala po kayo sa akin. Sinabi ng kakilala kong magbabalot. Mga aswang daw po talaga nakita niya. Sigurado ka ba? Baka naman lasing lang yun. Hindi, sir. Hindi ho yung magsisinungaling. Totoong aswang ang nakita niya. Aswang? Juan? Aminin nga ninyo, ano ba nangyari talaga, ha? Totoo ba yung sinasabi ng babae? Ha? Ang ibig mo sabihin? Sumugod na dito ang mga aswang? Hello, Emil. Ate, makinig ka. Wala na akong oras. Emil, bakit? Anong nangyari? Nasaan ka? Sabihin mo sa akin. Pupuntahan kita. Ate, makinig ka. Ikaw pa ang kalakos. Nakita ko. Ahok. Ahok ng tagabantay. Imposible yung sinasabi mo. Matapos mamatay ng babaeng sa sunog, wala nang sumunod na tagabantay. Ate, may anak siya. Ilalaki siya sa... kasi yung... siya... ang anak ng... tagabantay. Huwag mo sabihin yan, Emil! Nasaan ka? Pupuntahan kita! Nasaan ka? Emil! Emil! Kausapin mo ko! Emil! Sa amin sila umubla ni Asho, kaya nga nag-alisan sila eh. Tsaka lang, takot sila sa agwa bendita. Napapaso sila eh. Pati aswang tinalo mo, Kuya Juan? Stick ka talaga? Bikoy, hindi biro. Delikado. Kaya nga, Luli, naisip ko baka mas mabuti siguro na umuwi muna ka sa probinsya sa mga kamag-anak natin doon. Bakit na may aalis? Ba't kayo magkatago? Ibahay ko to. Naku, hindi, hindi. La, masyadong delikado. Baka balikan kami ng mga aswang. Madadamay po kayo. Hindi. Kapag lumusog sila uli dito, pwes, lalaban tayo! Itong gagamitin natin. Pero Lola... Hindi. Hindi nila ako makapali sa sarili ko, pamahay. Kahit na aswang pa sila. Nalusawan naman loob at umbalat ni Uncle Emil, ma. Ayon sa doktor natin, agwa bendita. Mukhang pinili siya painumin ito. Yung mga kasama ito, nakita ba? Hindi pa, ma. Pero kung buhay pa sila ngayon, sana nag-report sila sa atin. May kutub ako. Baka pinatay din sila ng kalaban natin. Siguraduhin mong malaman kung sino gumawa nito. Ngayon, hindi na maaari mawala sa paningin ko ang bakalakos na ito. Best friend, matanong ko lang ha. Bakit kaya masyadong interesado yung mga aswang ngayon dyan sa bakalakos? Hindi ko rin alam, Asyong. Pero malakas ang kutub ko.
na kailangan lang bakal lakos na ito. Kaya pilit nilang kinukuha. Pero di ba ang sabi mo, iniwanan sa'yo ng nanay mo yan? Paano napunta sa kanya? Hindi ko rin alam, Masyo. Walang nabanggit sa'ng si Father Sito. Best friend, hindi kaya may kinalaman niyang nanay mo sa mga aswang na yan. Hindi ko kilala ang nanay ko. Pero malakas ang kutob ko na makikilala ko siya lang dahil dito sa Bacala Cruz na to. At alam ko na kung sino makakapagbigay sa atin ng impormasyon. Sino? Kung nandito kayo para magpasalamat sa tulong ko kagabi, walang anuman. Ano ibig niyo sabihin? Hindi ka ba nagtataka kung saan napunta yung dalawang aswang na nakalaban mo sa bahay niyo kagabi? Ayun. Nakalibig na. Pasalamat ka sinundan kita sa bahay niyo kagabi. Kung hindi, baka napulutan ka na ng mga aswang. Hindi ko naman hiningi ang tulong niyo. Saka kayang-kaya ko yung kahit mag-isa ako. Yabang mo talaga, no? Baka totoo naman sinasabi ko. Alam mo, may problema ko, sabihin mo lang, ha? Agustin! Anong kailangan mo? Nagbago na ba isip mo? Tutulong ka na ba sa kapatiran? Depende. Depende saan? Depende sa impormasyon na may bibigay niya sa akin tungkol sa mga aso. Kung ganun, maupo kayo. Mahabang kwentuhan to. Sa'yo nito, magbabayad siya. Magbabayad siya. Bago pa dumating yung mga Kastila, nandito na sila. Mula sila sa isang tribo ng mga aswang. Ang aswang, nagiging aswang, pinapanganak na aswang, galing sa mga magulang na aswang. Pero may napabalitaan din kami ng mga tao ginagawang aswang. Ano yung pag nakagat ka ng aswang, magiging aswang ka rin? Hoy, mga vampira yun. O kaya mga lobo at zombie. Pa sila sa aswang. Ang isang tao nagiging aswang
sa pamamagitan ng isang ritual kung saan ipinapasa ang isang mutya ng isang aswang. Lahat ng mga aswang hindi mapipigil ng kagustuhan kumain ng laman loob ng tao. Yung mga pagkain ng ordinaryong tao, hindi yun nakakabusog sa kanila. Ang paborito nila ay yung bagong pinanganak na sanggol o kaya yung mga nasa sinapupunan pa ng mga ina. Ang pagkain ng mga sanggol ang dahilan kung bakit parang hindi tumatanda ang mga aswang. Maabot sila ng halos doble sa edad ng tao. Pero ang kanilang physical na anyo, parang mga bata pa rin. Mang Pepe, tubig. Uminom din sila ng tubig. Di ka ba talaga magtatanong na maayos? Natural, nauuaw din sila. Anong pare ko, tatanong. Palalakas ang mga aswang. May natural silang liksit at bilis. Lalo na sa gabi, mas mabangis sila sa dilim. Sa umaga, mas may laban tayo sa kanila. Mabilis din maghilaw mang sugat ng mga aswang. Kung sa ordinaryong tao, maghihintay tayo ng 2 araw para maghilaw ang ating sugat, sa kanila, 1 araw lang. Paano niyo po nalalaman yung kung sino ang mga aswang? Itong lana, ito ang nagsasabi sa amin kung may aswang. Kumukuluto pag malapit na sila. Pero Juan, kung tutulungan mo kami kahit sa malayo, matutukoy mo na may mga aswang sa isang tingin lang. Eto, sino itong aswang nito? Yan ang pinakamalakas, ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Siya ang haring aswang. Kung siya ang haring aswang, sa anong paraan siya mamamatay? Hindi ko man lang siya naprotektahan. Kaya sa isa kong kapatid, ang natitira kong pamilya, hindi ko man lang siya nailigtas. Laura, ginawa mo na lahat ng magagawa mo. Hindi ka naman nagkulang sa paalala. Pero hindi siya nakinig. He had it coming. Ilang beses ko siya pinagsabihan. Pero nung ginawa niya, nilantad niya ang kanyang sarili sa taong lupa. Sinisisi mo ba ang kapatid ko sa nangyari sa kanya? Ayoko lang sisihin mo ang sarili mo. Dahil wala kang kasalanan sa nangyari sa kanya. Ang ibig niyo pong sabihin, namamatay din ang mga aswang kapag tinamaan sila sa puso, sa utak, sa labang loob, at kapag naubusan sila ng dugo? Mabilis maghilaw ang sugat ng mga aswang. Eh, Mang Pepe, pag ginamitan ba sila ng baril, kailangan ba silver bullets? Ulitin ko sa'yo, ah. Iba ang mga vampira, mga lobo sa aswang. Ito, bawang. Wala yan. Hindi iwasan nila yan dahil allergic sila dyan. Napapasok sila sa asin, sa agwa bendita, o sa buntot pagi. Pero, ang pinakamatinding sandata na kinakatakutan ng mga aswang ay... Baka na, Cruz? Ayaw. Sinabi ako si Kael na hanapin ko sino ang gumawa nito. Ngayon, mas makatulong siguro kung meron kong nalalaman na sinabi sa'yo si Emil bago kayo maghiwalay. Mamatay ng babaeng sa sunog, wala ng sumunod na tagabantay. May anak siya. Laura? May nabanggit pa si Emil? Wala, wala. Humingi lang siya ng tulong sa akin dahil kayang kwentro niya yung mga kapatiran. Yun lang. Yun lang. May alam kayo tungkol sa baka na Cruz? Alam niyo kung anong tawag dyan? Eh,
Siyempre, laki ko kami sa Quiapo. Madalas ako kami nakakita ng mga krus. Eh, di ba, kadalasa naman sa mga krus, bakal? Eh, kaya bakal na krus. Iniisip niyo bang nagkaanak ang asawa niyo sa tagabantay na yon? At ang anak nilang pumatay kay Emil? Itanggi ko man sa sarili ko. Naramdaman ko na hinahalis sa walang taong yon. Nakita ko siyang nabuluksa nung namatay si Amelia. Takot ba ang mga aswang sa krus? Hindi. Sa katunayan nga, nakakapasok pa sila sa simbahan. Pero, iba ang krus na yan. Bakit ito naging iba ang krus na to? Takot ang mga aswang dyan dahil sa mga sandata na dala ng Bakal na Krus. May mga sandata ang Bakal na Krus? Lumalabas sa Bakal na Krus ang apat na sandata. Ang latigo ng katarungan, ang pana ng karunungan, ang sibat ng kagitingan, at ang espada ng katapangan. Merong armas na lumalabas dito sa Bakal na Krus na to. Paano mo ito napapalabas? Sandali. Ba't pa ang dami mong tanong tungkol sa Bakal na Krus? Sigurado ka bang wala kang alam tungkol dyan? Madam, kung totoo ngang anak ni Amang pumatay sa kapatid niyo, ibig sabihin, siya ang panganay ni Samuel. OMG, madam! Kung siya ang panganay ng anak ng Haring Aswang, ibig sabihin, hindi si Gael ang... Hindi! Wala mo makakaalo sa kapalaran ng anak ko. Si Gael ang panganay ni Samuel. Siya ang nakangilim. Hindi yan ordinaryong armas na pwedeng gawin o bilhin sa palengke. Nag-iisa lang ang Bakal na Krus na yan. At isang tao lang ang pwedeng maglabas ng mga sandata mula sa Bakal na Krus. Kung makakaalam nito, Queenie, naintindihan mo, walang dapat makaalam nito! Ang tagabantay. Daw kay Juan, hindi ko may alam si Juan tungkol sa Bakal na Krus. Ako ka sa akin, Queenie. Walang dapat makaalam na baka may anak sa Samuel sa tagabantay na yun. Walang makakaalam ng sikreto natin. Kailangan makasiguro ako kung anak siya talaga sa Samuel sa babae. Hindi ako makapaniwala, Mang Pepe, na si Juan ang tagabantay na matagal na nating hinahanap. Totoo kayo sinasabi ni Mang Pepe tungkol sa Bakal na Krus na nagiging sandata? Ngayon masusubukan ko kung totoong may kapangyarihan nga ang Bakal na Krus na ito. Espada! 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 Oh, yeah.